ba ang kalagahan ng pag-record ng mga aktibidades natin sa ating farm? Bakit kailangan mag-record? Ano ba mga importansya niyan sa ating pagsasaka at sa ating pag-agrikultura? May tutulong ba sa atin yung ating pagre-record ng ating mga gawain sa ating pag-agrikultura? Sige mga ka-agri, sabayan nyo ako habang ini-explain natin sa inyo ang kalagahan ng pagre-record sa ating pagpa-farming. Ako po mga ka-agri, napaka-importante po na ma-record natin yung mga nangyayari sa ating pag-agrikultura. Sa ano bang reason? Unang-una po yan ang ating magiging benchmarking. Yan yung ating magiging basihan someday kung ano ba ang naging pangyayari, ano ba ang naging future ng ating pag-agrikultura o ng ating pag-farming. Yun po yung isa sa pinakakahalaga niya, benchmarking po natin. Pangalawa po siguro history. That someday, may explain po natin kung lumago ba o bumagsak ba yung ating pag-agrikultura. May history po tayong maisusulat. Kasi po pag hindi po natin naisusulat o nalalag in or nare-record ang yung mga pangyayari sa ating pagpa-farming, wala po tayo someday babalikan. Yun po, kung ano ba yung naging reason, saan ba tayo nagkamali, ano ba yung tamang hakbang natin sa ating pag-i-start ng ating pagpa-farming. Sa akin po, ngayon nag-i-start lang tayo, 3 months pa lang po tayo sa pagkakambing. Yun po, mayroon na tayong dalawang baby sa ngayon at saka may sumusunod ng mga anak na maybe within this weeks. Yun po mga ka-agri, mga kakambing. History po natin, isisulat po natin para hindi po tayo someday mahirapan kung paano man natin i-explain o sasabihin sa mga kaibigan natin, sa ating mga friends, whether our family friends or kahit po outside ng ating family po mga ka-agri. Number 3 po siguro na kahalagahan na masasabi po natin ay goal. Yan po. Nagre-record tayo kasi po para ma-set up natin yung goal natin. Ano ba yung magiging kahinat na ng ating pagsasaka o ng ating pag-agrikultura or ating business. Nagre-record po tayo. Yun po. Yung goal natin, siniset po natin. Number 4 po siguro na reason kung bakit kailangan mag-record po mga kagri, malalaman natin na we are in business. Hindi po tayo nag-agriculture na nag-agriculture lang, na puro na lang culture. Nag-agri-business po tayo. Kaya kailangan nating mag-record para po malaman natin kung lumalago ba yung ating pag-agrikultura o ating pagsasaka. May naibenta po tayo. May napala ba tayo? Naging part ba ng ating livelihood yung ating ginagawa? Yun po mga ka-agri, nagiging agribusiness. Yun yung isa sa pinakamagandang bagay na nangyayari sa ating pag-agrikultura po sa ngayon. Na ginagawa nating business ang pag-agrikultura. So, yun po yung kahalagahan nun. Maybe kulang pa yung naibigay natin sa inyo na mga importance po. Pero yung next na tanong na pwede natin sagutin eh, ano ba yung i-entry natin sa ating record book? Ano bang ilalagay natin sa ating record book, mga langga? Sige po, pag-usapan po natin yan. Hindi naman po tayo eksperto, pero siguro po yung unang nating ilalagay, not in the proper process na rin siguro, pero po siyempre po, ilagay natin sa ating record book yung ano yung pangalan ng ating farm, saan ba siya located, yan po, yung name ng ating farm, yan po, oh, sige. At saka, ano ba yung ipapasok natin dyan? Yun po, siguro activities po natin. Saan ba tayo nag-start? Activities, yan po yung mga nakasulat dito. Medyo blur po siya, no? Activities natin, day-to-day activities, yung mga expenses po natin, ayan. Number 1 po rin yan, yung expenses. Number 2, number 3, yun po. Expenses po natin, nilalagay natin dito yung expenses, lahat-lahat po nating na ano, naging part ng paggastusan po natin sa ating pagpa-farming. Yun po, at saka of course po, number of pieces or units, ilalagay po natin lahat-lahat dyan.
At saka syempre po, gaya po sa atin ay nag-goat farming po tayo, nag-i-inventory po tayo. Yan po. Nag-i-inventory po tayo, hindi pwedeng walang inventory. Malalaman po natin kung nangyari na, nag-headcount na tayo, na gumawa na tayo ng hakbang. Kumusta naman yung mga pangyayari dyan sa ating pagpa-farming. Siguro po, ipapasok na rin po siguro natin yung mga ginagamit po natin sa ating pagpa-farming. Siyempre, kung sa agrikultura, sa paggugulayan, siguro kung anong fertilizer, magkano yun, yung anong chemical ginamit mo, parang ganun. Sa atin po dito sa pagkakambing, ginagawa rin natin lahat-lahat yan. Pinapasok rin natin dito kung ano mga binili natin para sa ating mga kambing, mga vitamins po dyan, na pangturok, mga pang deworming natin, lahat-lahat po na pwedeng gamitin para sa kalusugan ng ating mga kambing. Yun po yung mga entry po natin sa ating pagre-record. Next po siguro, ano pa ba yung pwedeng i-entry dyan? Siguro po pwede nating i-entry talaga yung mga pumasok sa farm natin. Gaya po nito, pinasok po tayo dito ng August 22 ng Bureau of Animal Industry Central Office po. Yan po, pinasok po tayo ni Ma'am Carol, Ma'am Pia, tsaka ni Ma'am Gina yata, kung hindi po ako magkakamali, sorry po. Tsaka yung ating mga Department of Agriculture personnel po sa ating bayan, pinasok po tayo dito, kaya nilalagin po natin yan dito para alam natin, kung ano na ba yung ilan na ba, sino na ba yung nakapasok dito sa ating farming. Yun po mga ka-agri, yun yung mga pwede nating ipasok sa ating paglalagin dito sa ating mga record book. Eh maybe yung pwede po nating madugtong po dyan mga ka-farm na pwede nating marirecord sa ating record book sa ating pagpa-farming, eh syempre po pwede na rin siguro i-entry natin yung mga iba pang kaganapan. Kunwari may nag-picnic sa inyong farm, yan po, ano ba yung mga kaganapan, nag-visit sa ating goats, kahit sino po yan, pwede po yan, lahat po ng bisita, ano po yung purpose nila. Yun po mga kaagri, pwedeng i-entry sa ating record book. Besides, pwede na natin ma-record yung mga gaya po da sa pag-goat farming, yung ano ba yung mga tinan nating mga forages, ano ba yung mga technical na tawag doon na kaalaman, yung ating bagong na discover, pwedeng malag-in, pwedeng ma-record para po hindi po tayo maano sa kung anong petsa yun, kailan nangyari yun, alam natin. Kasi po yung ating mind po kasi makakalimutin yan, kaya dapat naka-record. Sabi nga ng isang friend natin that thinnest ink daw is sharper than the wisest mind, sharper down daw than our minds daw. Kaya dapat naka-record talaga para po any time of the day may babalikan po tayo mga kaagri. So yun po, nasabi na siguro natin na yung nasa mind natin, lahat po ng activities po talagang pwedeng may login, may put in sa ating record book sa ating pagpa-farming. Maraming salamat po. Sana po ay hindi po kayo nagsasawa sa pakanunood ng ating mga videos para po sa ating mga kagri all over the world, even here and only in the Philippines. Until then, this is your friend AgriTechnics TV. Subaybayan nyo na lang po yung mga ibang videos na nasa dulo nitong video nito na i-edit pa natin para po makita ninyo yung ibang mga nangyayari dito sa ating pagpa-farming. Okay, Suki, bye-bye, Suki Taba. Okay, record po natin dito. Magturok po tayo ng vitamins. Okay. Tayo Ate and Michi, dahil po sila ay pregnant kaya kailangan nila ng decomplex, at maybe next naman siguro ay yung yorn ibibigay natin sa kanila. Sa iba ka natin, kung hindi lang
Bye. Thanks.